nagalit yung mga bumili sa'yo, yung hiningan mo na ng, ano, ng down payment? Pera? Oo. Hindi po. Naintindihan din naman po nung iba. Pero yung iba po, syempre, nagre-reklamo bakit sobrang antagal ng refund nila. Pero syempre po, hindi naman po kami mapera. Construction worker lang po yung papa ko. Ganun, contractor lang. Yan, kaya... Ah, Hannah, hindi mo ba, medyo delikado kasi pinasok mo na negosyo, nag-involve kasi ng pera and mga transactions sa mura mong edad. Naisip mo ba yun? I mean, opo. Nalaman ba ng supplier mo na 17 years old ka? Hindi, kaka-18 lang din po nung ano, supplier namin. Bata lang din! Batang scammer! Grabe. Yes po, almost 20 million plus po yung nascam. Kilala mo siya? Kilala mo siya? Yes po, ini-invite niya po rin po kami noon sa ano, sa birthday niya kaya mas napaniwala po kami noon na legit siya. Aray. Ini-invite niya po kami sa 18th birthday niya noon. Kailan ang birthday niya? Invite niyo rin kami para ano? Oo, so makipunta naman tayo diyan. Kailan debo? Hana, ano bang mga legal actions na ginawa ninyo? Hindi naman basta-basta yung amount ng pera na naitakbo nitong batang to. So, meron ba kayong ginawa? Dahil marami kayo, di ba? Yes. Opo, syndicated. Pumunta po kami sa, ano, sa Cavite po. Taga Cavite po kasi yun. Oo. Pumunta po kami sa Cavite. Nakulong po kasi siya, tapos nakapagpiansa din po eh. Lakas niya. Grabe. Kasi ano pinampiansa niya yung 96,000. Oo. Sa kanila kumuha pamiyansa. 20 million nga eh. 20 million. Umabot ng 20. Lakas ng loob, sanay na yan. No? Sanay na pag ganyan. Oh, eh ngayon, Iha, meron ka pa bang mga pinapasok na online business? Wala po. Nag-stop po kasi ako. Ano sabi ng mga magulang mo? Wala na pong magagawa. Nandyan na yan. Mm. Bayaran na lang. Pinatay yung internet sa inyo, no? Sa bahay niyo. O, mag-iingat ka, Iha. Oo, bata ingat mo pa. Ka, Hana, ha? At wala namang masamang mag-start mag-negosyo na gustuhin na mag-negosyo, diba? Ingat-ingat lang. Basta doble ingat lang. Lalo na online-online. Balik na lang sa online class. Yun, oh. Ayun. Ayun. Naku, mag-ingat po kayo. Po kayo masyado nagpapaniwala. Ala, yun yung pangalan. Si ano? Nabasa mo na? Oo, si Chase Char. Nakita mo? Thank you. Thank you, Hana. Thank you. Oh, si letter E naman. Ang tanong! Patayuin mo muna. Tayo ka muna. Tayo ka muna, Ate Presi. Patayo. At... Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Nanay Evangeline? Ay! Ano ba yan, teacher? Minus! 15,000 pesos! Naku, Kimsi na lang natira, Alan. Babawi sa second round. 15 na lang? Oh, parang wala, teacher. Ah. Doble hibe naman. Ikaw naman, ate, naman. Ano, ate Fresi, ano namang kwento mo? Na-scam ako 4 beses sa investment. Apat na beses? Anong investment to, Fresi? Fresi? Anong investment? Sa online, ano lang po. Sa online ko lang po siya nakilala. Pero ganun, 4 beses sa isang tao lang? Hindi 4 beses, 4 na iba't tao. Iba't iba din. Wow. Tao. Iba, oy, grabe. Tao. Ito, kasi una, nag-start ako ng October 5. Anong last investment year mo na to? Oh, anong negosyo, investment? Anong investment? Iba-iba rin siguro. Ano daw po kasi siya, pinaalam. Yan yung una. Yung pinaalam niya sa apo. Yan yung una. Po, yung pinakamalaking na scam. Ano, pinaalam niya sa akin na may negosyo daw po siya. Yung pera daw po na idodoble niya, ipapaikot niya sa ukay-ukay, sa mga installment na gadget. Nag-start po ako sa kanya no October 5 last year, 2021. Tapos, pero 1 year na kaming friends sa FB. Tapos nakikita ko naman yung mga posts niya na ano, na okay naman siya. May negosyo naman po siya, may paluwagan siya. Nag-ano siya ng mga ukay-ukay. Tapos may mga proof siya na talagang, ano siya, legit talaga siya. Tapos, may pinu siya nun, na in just 10 days, madodoble yung pera. Siyempre, curious po ako dun. Sino ba lang hindi ma... In 10 days, kasi, doble pera mo. First time ko lang kasi hindi ko naman po talaga alam yun. Oh. E di sa, nag-PM ako sa kanya, tinanong ko siya, sabi ko, paano yun? Sabi niya,
magbibigay ka lang sa akin ng puhunan, tapos, in just 10 days, idodoble ko na yan. Tapos sabi sa kanya, sure ba yan? Oo, sure naman to. Alam mo naman, legit ako. PM lang to, ha? PM lang po. Sa phone, hindi po siya nakita ng personal. Okay. So, kung nga po siya makita ng personal, kaso ayaw niya magpakita. Sa hindi ka nagduda at first? Na ayaw niya magpakita? Hindi naman po kasi, may mga kapitbahay siya na na-scam, may mga kapitbahay siya na kasama ko na na-scam niya rin. Ah, kasi, ngayon na wala na siya, hindi niya na siya makita. Hindi na po, nagtatago po siya ngayon. Magkano yung nailabas mo na money? Almost half a million po. Oh my God! Ang yaman mo! Hindi po, ano po yun, sa mga na-invite ko po yun. Sa party? Ano? Hindi mga... Ba't may invitation? Yung mga sumali sa akin, kasi noong una, ako lang talaga yung kasali doon. Ako lang yung naglatag sa kanya. Tapos sabi niya, mag-invite ka. Pag nag-invite ka, bibigyan kita ng commission. Okay. E di, nag-try ako mag-invite. October 10, may naglatag sa akin ng 10,000. Nadoble niya naman. Nadoble niya naman ng maayos. Napipay out niya naman. Sa una. Anong sa product? Una, yeah. May product. Siyempre dapat may product. May product yan. Mga December 3, napay out niya naman po ako. Pero yung napay out niya sa akin, yung kapital lang ng tao. Wala na pong doble. Hindi na po siya nakapag-doble nun. Anong product? Tapos, anong product na binibenta? May product ba? May produkto? Ano po siya, yung pinapaikot doon niya doon sa pera, yung mga ukay-ukay, yung ano, paluwagan, installment ng mga gadget. ML lang. Ngayon, ate, gano'ng kadaming tao yung na-invite mo doon? Marami po sila, mga nabilang ko, mga 40 plus. Tapos, ang dami. Sila nagbabayad sa kanila ngayon? Doon sa 40 plus na, ikaw nagbabayad sa kanila? Hindi po, hindi pa po ako nakakapag-refund. Yung iba lang po na-refund. Hindi lang ganun yun. Pag siya nakapag-invite, siya binabayaran. Ngayon, anong nangyari, yung pera niyang nakuha doon sa pag-i-invite niyang ganun, yung kakilala niya, siya naman ang in-invite, siya naman ang nagbigay ng pera. Tama ba ako? Invite. Pero bago po ako nag-post noon, alam na po nila na hindi po ako yung talagang pinababaan ng pera. Sabi ko meron akong admin niya lang ako. Pero talagang humahawak ng pera natin. Alam na, aware naman po sila na so, hindi ka nila hinahabol ngayon, in short? Hindi naman po kayo, pero ang masakit lang po, na-post na po ko sa buong lugar namin. Oh, no. Oh. Ano message po, mo na lang sa kanila ngayon. Tapos ano, yung, pati po yung isang tao, may isang tao po kasi na babae, pinapost niya ako, talagang gusto niyang pinaglalandakan niya, binibili ko daw po ng glutas siguro. Pinili ko daw lahat. Sabihin mo, natural. Yung pera daw ng mga tao, pinili ko daw po ng gluta lahat. Parang lumalabas pa na ikaw ang scammer ngayon. Oo, sabi niya, scammer daw ako. Pero yung babae na yun, sir, ano yun? Nakapag-payout siya ng 4 beses. Tapos yung maayos-ayos pa yung ano na yun eh, ng investment namin. Nakapag-payout siya ng 4 beses. Tatlo ato 4 beses. Tapos, binalik yung capital niya kasi... Nung una, parang binabastos-bastos niya na ako. Yung hindi siya makapag-antay na payout niya na. Oo. Kasi nasa taytay po siya, sabi ko, personal mo, kung personal ko ibibigay kikitain yung pera sa'yo. O, message mo na lang sa kanila ngayon kasi sinisiraan ka sa lugar niyo eh. Yun lang po, basta wag lang po kayo magtitiwala, lalong-lalo na dun sa online selling ng investment. Basta kapag walang katotohanan kung saan nila pinapaikot yung pera. Mm-hmm. Kaya syempre, hindi mo rin masisisi yung mga tao na na-scam dahil like you, na-scam din na gusto sila. Nagustong kumita. At nangangarap lang din kumita agad. Siya yung nag-invite. So talagang ganun. Yun yung mga consequences. Basta gusto ko lang po malaman nila na wala po sa akin yung pera nyo. Andun po lahat kay Michelle Negrido. Ay, pinamalala na talaga. That's it, pinamalala. Miss Pa, Maria Jose. Fresi, basta tandaan lang nila na ang Fresi mo ay FDP. Okay, thank you, Fresi! Thank you, Ate Fresi! Huwag mo tayo cellphone sa kanya! Hindi si Ate Janet yan. Ano ba si Janet? Huwag tayo sa kanya kumuha. Doon na tayo kay Michelle. Ano ba kayo? Ito pala si letter A. Ang na-love scam. Tama, tayo po kayo, Sir LG. Ay, sayang naman kung sana siyang pinili. Ay, naku, yan na-check ng moment natin ng Lazada! Kaya mga ka-Lazada, nagsimula na kahapon ang Lazada 3-3 Birthday Open Sales hanggang March 7 lang po yan. Kaya mag-download na kayo ng app ng Lazada. Ang daming deals dyan for everyone. Merong free shipping vouchers with zero minimum spend nationwide yan. Piso deals and up to 90% off flash deals. Stack your vouchers with Lazada bonus and check out items with cashback to enjoy more discounts
nasa Lazada yan. Correct. Birthday ng Lazada. Pero sila ang may regalo mamaya. Mamibigay sila ng Lazada voucher para sa 50 pesos. 50 pesos off? 50 pesos wow. off. Naku, i-check out yan. Sama, i-check out ninyo. Unahan niyan mga Dapper Cats ha, sa pag-enter ng voucher code. Ngayon pa lang, i-ready niyo na ang item at sa cart ninyo para mamaya pag nakita niyo yung code, i-check out niyo na lang. Ayan. Sa susunod na marinig natin to. Ayan, no? Uy! Ayan, oh. Pag narinig nyo yan mamaya, lalabas na ang voucher code. 50 pesos discount agad yan. Sobra. So, abangan nyo yan. Ready nyo yung mga cellphone nyo, ha? Yun. Si Kuya Elgin pala ang na-scam ng pag-ibig at pera. Yes po. Naku, Kuya Elgin, kwento nyo naman po. Paano naman po nagsimula lang. Yan? Pari po ng... Lapit. Start ko po ng 2017... May nakilala po ako sa US. US? Online po. Okay. Tapos po, ayun po, lagi kami nag-chat. Gaano po katagal yung pag-chat? Almost 1.5 din po. Dito one, lang yan. Taga rito lang yung babae. US daw. US din. Po, 1.5 week? Or a month? One and a half week. Okay. O tapos? Tagal. Ayun po, yung nakilala ko siya, nagka-chat-chat po kami. Lagi. Then video. Then... Almost share lahat po. Yung video call nyo ba, madilim din yung background? Hindi naman po, hindi. Nagkikita po. Nakikita mo siya talaga? Mm-hmm. O, pagkatapos po siya. Tapos, ano naman yung kwento niya? Pili, nag-work po siya doon. Then, nagkakilakan kami po dun sa online. Then, yun po, lagi kami nag-chat. Ano po. Tapos, nang... Yun po. Kailan dumating yung time na... May money involved na. Oo. Ay, wala naman po siya yung first at 2017. Mm. Ano po, bali lahat po, pinangako niya po na dahil sa pagmamahal namin, lahat po, kasi fiancé ko, sinagot niya po, fiancé ko na po dapat siya. Oh. Wow. One week? One week? Fiancé, oh God. Po. 1 week? Yung inano po, sinagot niya po, hindi 1 week. Bali, matagal pa po noon, sabi niya po sa akin na, ayun, pwede kami. After na, pag nakabalik sa dito sa Pilipinas, papakasal daw kami. Ah, okay. Parehas kay ano, Kuya Totet. Ganun. Otet? Otet, ah, sorry. Otet. Ano ba? Dinagtag ka mo na isang tea, puro tea na ka. Pero Sir Elgin, kayo po, ilang buwan ba tumagal yung relationship? Gano'ng katagal yung relasyon? Bali, 1 year and... Oh, 1 year and 2 months. Taon, umabot ng taon. Lagi po kasi, ayun nga po pangako, kasi lahat po nagpa-plan na kami. Pagbalik niya, papakasal po kami. Tapos po, naglaho po. Oh my God. Hindi ko po nalaman kung ano yung nagawa ko or something na pinagpalit po ako niya. Ganun po. Nalaman ko na lang po. Alam mo naman, may iba na siya. So, opo. Paano yung sa pera? Oo. Yung pera. Ano yung investment ng pera? Sa second, in 2018 naman po. Bali, may nakilala naman po ako. Bali po sa Middle East po siya, nag-board. Pilipina po siya. Dito tapos, naman. Taga rito naman. Apo. Tapos? Bali, nag-board siya po sa Middle East ng time na yon. Then, nagkakilala po. Kasi, I was broken po. Malaking pong napakasakit po nung... Nangyari sa'yo. Mm-hmm. Isang taon may git. Opo. Then, tapos naghanap ka uli. 2018 po yon, nakilala ko po siya online din. Then, ayun po, lahat po. Close din ako. Madali niya rin ako na paniwala. Naging kami. Then, after nun, nang... Nagpa-pandemic. Kasi po, inabot po ng pandemic, nawalan po... Affected po lahat sa ibang bansa. Then nawala po siya. Wala siya ng trabaho. Oh. Tapos, medyo nawalan din kami ng connection. Opo. Almost month din po. Ilang months. Then, nag-message na lang po siya sa akin. Then, sabi niya, uwi daw siya. Tapos, hindi niya naman sinasabi na ganun pala. Tapos, nabigla na lang ako. Nang 2021, nakauwi na pala siya dito. Tapos, after that, inayin niya po ako na gano'n, gusto ko kung magkita kami, hindi niya pa rin po ako
Sinasagot. Opo, pero na pa, magkikita kami na actual. Okay, naiintindihan na namin yun. Paano ngayon na-involve yung pera? Yung pera. Paano siya humingi ng pera sa'yo? Sinabi niya po sa akin, ganun po kahit na...